The only constant thing in the world is change. Ang mga tao hindi umasenso kasi hindi sila nagbago. Si Iver, kaya tuloy-tuloy ang tagumpay kasi tuloy-tuloy ang pagbabago. Balikan natin sandali ang nakaraan. Iver survived and conquered the pandemic because we were able to adapt and adopt. Binago natin ang mindset from offline to online. Tama? Nung bago mag-pandemic, hindi tayo marunong mag-online. Latak tayo. North, N-legs, S-legs, tama? So adopt, we adopted technologies that can help us survive and thrive. Since natuto tayo mag-online, no, tinalo natin yung mga quarantine, tinalo natin ang pandemic. Yung mga season natin na live, ginawa natin online lang. Tama? In 2023, meron na naman dapat gawing magbabago. We are going to adapt to the changing times. We are going to adopt trends that will help us continue to win. TikTok's audience in Philippines, 43.4 million Filipinos use the app. Sino walang TikTok dito? Taas ang kamay. Hindi ka tao, hindi ka rin Pilipino. Yung mga walang TikTok, kumuha na kayo ng TikTok kasi pabibilisin ko ang pagyaman nyo at pag-asenso nyo sa negosyo. Eto, 666.6 no? Or 66 mid-year sale. 48 hours, 35.9 million. Malaki o sobrang laki? Sobrang laki. Sa tingin mo, World Branding Awards yung produkto na binibenta niya? Sa tingin mo, may quality blends? Wala. Sa tingin mo, 10 years na yung kumpanya, 20 years na yung kumpanya? Hindi rin. Pero kaya magbenta ng 35.9 million. Dalawang araw. Gusto niyo rin magkaroon ng ganyan na benta? Sa tingin niyo, kaya natin? Kayang-kaya natin kasi tekalidad at abot-kayang produkto natin may World Branding Awards gawa sa Switzerland at more than 10 years in the market already. Tama? 10 years na sa market, marami nang nakinabang, no? Sa kalusugan, sa kutis, no? Gumanda, bumata. Pero hindi alam sa TikTok kasi wala pang nagbebenta. Tama? Ito po, ni-launch po sa Batangas ni Mama Duncan yung Beauty and Negosyo Package. Sabi, Iver Mini Ladies, get the glow. Ito po yung ipapalit na billboard ni Madam Luke sa EDSA. Para maintindihan ng mga tao na ang Iver business ay magandang ibenta sa TikTok. Kausap ko lang si Cesar Rances. Ito yung mga ginawa niyang package, bake kit, no? 1,300 lang, power quattro, 3,150, and age-defying kit, 3,150. Yung nilaunch po ng mga mini ladies, no? Idea to ni Madam, ang tawag Beauty and Negosyo Kit. Kung Iver member ka, no? Kinukuha mo dito sa member's price, total 2,795 pesos. Yung SRP niyan, 4,007. Pag nakabenta ka ng isang Beauty and Negosyo Kit, yung tubo mo, 1,905. Pag nag-aalok ka ng package ni Iver, 9.5 sa kaliwa, 9.5 sa kanan, pag nag-cycle, magkano? 1,600. Ito, 4,007, 1,900. Saan mas malaki? 1,900. Pero ibebenta, 4,700 lang. Tapos, di ba, pag may kausap ka, networking ba yan? Ay, kapiling-piling na na-mister ko! Sabi niya, kahit ano negosyo pasukin mo, huwag lang networking. Tama? So, kahit gano'ng kaganda ang negosyo natin, kahit gano'ng kaganda ang produkto, kahit world branding, kahit si Tumanitan, in-interview ni Yolme, kahit si Mama Dam Kim na sa magandang buhay, wala siyang pake kasi nalimit niya yung word na networking. Tama, mali. Okay? So, kailangan ibahin natin yung estilo in 2023 kasi daan-daan libo nagbebenta sa TikTok, reseller ang tawag sa kanila. Pagkakitinang sa'yo, anong hyper-networking ba? Hindi. Reseller. Naghahanap kami ng reseller. Okay? The networking can come
kung kayo, matagal na kayong networker dito sa Hyper, kaya nyo magpa-paying ng 9.5, 28.5, 66.5, kaya nyo mag-family package. Walang problema, ituloy nyo lang yan. Pero kung ikaw nahihirapan ka, tinutuluan ka namin, merong ibang paraan. Ang dami nagbebenta sa TikTok, reseller ang tawag sa kanila. So, kailangan lang i-alok natin ang mga produkto, mga package natin sa mga reseller. Kasi alam naman natin na mabenta ang mga produkto natin kasi de kalidad at abot-kaya ang presyo. Tama? Kailangan lang baguhin natin yung pananaw, tignan natin yung ibang pamamaraan ng pagbebenta. Pareho-pareho lang, dati walang COVID, nagka-COVID, nag-adjust tayo. Ngayon, ang mga lumalaganap TikTok, tinalo ni TikTok ang Shopee at Lazada. Kung gusto niyo po mamasenso, makisabay kayo dito sa tinuturo namin isatehiya. In 2023, IFER is networking. In 2023, IFER is reselling. Am I making sense to you? Pagkabungan mo pala, sinabi mo networking, kahit gano'ng kaganda ang negosyo, kahit na daan-daan milyon ang kitaan dito, ayaw na nilang makinig. Pero pag sinabi mo reselling to, magiging reseller, makikinig sila, susubok sila. Huwag kayong mag-isip na, hindi totoo yan, kasi nasubukan na namin yan sa TikTok. Si Mama Dam, every time nag-TikTok live siya, yung mga mini ladies, nakakakuha po ng mga prospect na nag-pay in. At hindi pa namin ibinabagsak, hindi pa nila binabagsak yung beauty and negosyo kit. Ngayon, binabagsak na nila, lalong bibilis ang negosyo ninyo.